So, bilang malakas ang ulan, kulog at kidlat, magluto tayo ng goto Batangas. So, after 4 hours, malambot na siya. So, kailangan na natin siyang tanggalin. So, ito na yung sabaw niya. Ang ginagawa ko, hindi naman namin kagad kinakain. Nilalagay ko sa ref, i-boil natin ulit to. Tanggalin muna natin yung mga umibabaw na fats or yung oil. Then, i-boil natin ulit to. Then, assemble na habang sini-slice ko rin yung ito, mga intestine o laman loob ng beef. So, lagay na natin yung sabaw, pero tanggalin muna natin yung umibabaw dito na ano, fats. Then, balik natin dito. Kita nyo yung collagen ng bones, oh. Grabe. Kita nyo ba? Copy ko kayo. Lapot nyo. So, ayan. Habang pinapakuluan natin to, slice ko na yung mga protein niya or yung mga laman loob. Lang na masyado siyang malapot, pwede nyo namang dagdagan. Meron din ako ditong tendon na pinalambot, so maglalagay lang tayo ng konti. So yan, slice lang natin yung mga pinalambot natin. Tapos yung iba, ilalagay ko na sa freezer. Kahalo-haloin ko to para nakamix na siya. And then pag gusto, may sabaw na, and then lalagay na lang yung laman. Tapos, kukuha tayo dito sa pinakuloan ko na tendon. Pero, palitan natin yung chopping board kasi gagamitin ko rin sa iba yung tendon tsaka yung kamto. Since meron na tayong sabaw, guys, timplahan na natin yung sabaw. Natimplahan naman na natin to. So, kanina na nagpalambot tayo, tinimplahan na natin yan. Lalagyan na lang natin siya ng chili. Yes, yes. So, ayan, kumuha lang ako ng in-slice ko kanina. And then later, magdadagdag tayo ng chili kung kulang pa sa kanila yun. Thank you.
So, ayan, pwede na to guys, i-assemble na natin.